Ayan, magandang umaga mga kalugar ko dyan, mga Oragol. So, gusto kong i-share sa inyo yung video na to ngayong umaga kasi finally, for my third attempt, dumating na yung aking passport. Kasi recently, nag-apply ako ng visa para sa Schengen countries. So, ang destination ko for this time, again, is sa Switzerland, sa Geneva. So, ngayong umaga, gusto ko siyang i-share sa inyo at gusto kong maging part kayo ng experience na to. Dahil katulad nung nauna kong video, kung naalala nyo, kung napanood nyo yon, na yung second attempt ko mag-apply ng Swiss visa ay hindi siya na-approve. So, this is my third attempt at titingnan natin kung approve na ba siya. At gusto kong i-share sa inyo yung experience na yun at kung anong mararamdaman ko. Pero bago yon, gusto kong i-share sa inyo kung bakit ko din, I don't know kung ito ay nagkataon lang na pangyayari or situation, because today also I'm wearing this GAF t-shirt, pero gusto ko siyang i-share sa inyo na for this blessing, I think nararamdaman ko kasi na positive siya ngayon, so gusto kong ilagyan siya ng meaning yung GAF. So ibig sabihin ng GAF is God always protect. So ito yung para sa akin na meaning ng sign na to sa aking GAF t-shirt. So, ngayon, dadaratsa na tayo kasi habang nagkakape ako ngayong umaga ay dumating sa akin ang isang documents from the LBC. So, hindi masyadong nahirapan yung nagdala nito from the LBC kasi pagbaba lang niya sa motor, ako na agad yung nakita niya. At sa tingin ko, ito yung isang positive na sitwasyon or positive thing na alam ko na positive na din yung laman ng passport na to. At yung prayers ko ay talagang natupad na. So, without much further ado, buksan na natin yung passport, ay yung LBC documents. Ayan. So, ano kaya may approve or disapprove? Hope for the best. Sabi nga, God always protect. Ayan. So, andito na siya. So, from these pouches ba tawag dito, ay meron pang ano pa lang po ano to. Pero andito na yung galing talaga sa BFS Global. So kung naalala nyo yung BFS Global, this is the outsourcing company ng Schengen countries, specifically ng Swiss Embassy. Sila yung nagre-receive ng mga application para sa visa. So sila yung nagpa-process, sila yung tumatanggap, at sila yung nagpapadala sa Swiss Embassy ng ating mga application. Pero mamaya, ibibigay ko sa inyo yung details kung paano kayo din makakapag-apply ng inyong Swiss or Schengen visa. Yun. So, buksan na natin siya at makikita natin kung ano ang result. Tadam! So, kasi ngayon dahil talagang mixed emotion ako. So katulad ng binanggit ko sa inyo nakaraan, meron siyang ayan, binalik nila sa akin yung isa kong picture. Kasi usually kapag nagpasa ka ng picture, dalawa yung hinihingi nilang copy. Pero binalik nila yung isa. Ayan, pero bago ko buksan yun, gusto ko munang i-share sa inyo yung dati. So, ito yung dati kong visa. Ito yung dati kong visa para sa Swiss nung nakaraan lang, yung first time ko makabiyahe ng Swiss, ng Geneva, Switzerland. So ito yon. So ito rin yung inaasahan natin ngayong umaga na matanggap natin mula dito sa passport na to. Ayan. So ta-da-da-da. Yes! Ayan, gwapo ko dito. So ayan mga kalugar, ayan mga Oragol. So God always protect. So for today, ayan, na-receive ko na finally. Pwede bang ipakita dyan? Pero ayan, na-receive ko na finally yung aking, ayan, Switzerland visa. So ibig sabihin, matutuloy na apply ko this coming November 22. At I'm so excited na matuloy to kasi bukod dun sa participation ko sa event na pupuntahan ko sa bansang Geneva, ay gusto ko din i-share sa inyo yung ilang experience ko doon. Ayan, so finally, eto na ulit yung aking Schengen visa. Yes! Ayan. So basically, ito ay for
How many days? Hindi ko makita. Oh, nakalagay lang dito yung specific date ko. Ah, yung specific date lang na nakalagay dito. So, ibig sabihin kasi yung first time ko na nakuha ang visa is for 30 days siya. For 30 days. Pero this time is, kung ano lang talaga yung request ko, yun lang. Yung binigay nila. Kasi, di ba, nung naalala nyo yung second attempt ko, medyo nagka-problema ako doon kasi in terms of the itinerary. Pero this time, in-approve nila, pero for this specific lang na goal. But, yun. Pero thankful pa rin ako dahil in-approve nila yung aking visa application. So, for more details about these processes, guys, ng pag-apply ng Shenzhen visa, ay ilalagay ko rin dito sa video na to kung paano kayo makakapag start ng yung application sa visa at ano yung mga do's and don'ts na dapat yung gawin kapag kayo mag-a-apply ng Shenzhen visa. So, ayun lang, guys. So, maraming salamat sa pag... being part ng aking journey sa aking third attempt na pag-apply ng aking Shenzhen visa. Ayan, thank you God, you really are my God, always protect. Thank you guys, so salamat sa pagsama sa aking journey na ito and mag-iingat kayo palagi at yun, salamat sa pagpanood ng video na ito at please extend my regards and hugs to your family, friends, and to your loved ones. Bye-bye guys, bye-bye. Hi guys! So ayan, katulad ng sinabi ko sa inyo sa video ko na gusto kong i-share din sa inyo yung procedure kung paano ba kayo makapag-apply ng Shenzhen visa. So una nga pala, huwag yung kakalimutan na mag-create ng account sa BFS Global. Ayan, nakikita nyo siya ngayon sa picture. Hanapin nyo lang siya dyan. Tapos yun, i-direct nyo kayo dito sa picture na ito sa bfs.global. So, i-choose nyo na lang kung anong country o Shenzhen country ang inyong pupuntahan like this one na nakikita nyo sa screen. So, from Philippines. So, ako nung second attempt ko, gusto kong pumunta ng Belgium. So, may instruction naman dyan. After nyo mapindot yan, meron silang mga instruction nung kung paano kayo makakapag submit or apply ng inyong application for Shenzhen visa for specific countries. So, there are some steps na susundin nyo lang. Madali lang naman siyang matutunan at hindi kayo masyadong mahihirapan dahil very basic yung instruction na binibigay nila dito. At yun nga pala, huwag nyo yung kalilimutan na ano ba yung visa na kailangan nyo kasi there are different types of visa at importante din na yung visa na applyan nyo ay dapat ay kompleto kayo ng documents, ng requirements para hindi kayo masyadong mahirapan. So this one, ayan, i-click nyo lang siya kapag na-open nyo na yung www.bfs.global, so lalabas din yan. So i-click nyo lang siya, there are steps dyan. So ito nga pala guys, yung kanilang main office na matatagpuan sa Makati. Pero usually kapag may concern kayo, through online nyo siya isasubmit at hindi dito.